What do you do kung feeling mo na stuck ka sa current physique mo? Feel mo walang nangyayari. Coach, ano yung best way po para magka-abs? Ginawa ko na calorie deficit in almost 3 months pero wala pa rin. What's good YouTube? Welcome back sa channel Jacob Alava. And kung bago kayo dito, this channel is all about fitness, health, lifestyle, and self-development. So for today's video, we have 10 questions about shredding, cutting, or pag nagpapababa ka ng body fat. So question number 1, what are the things you think that made your cut good this year? So I'll show you guys a picture ng final form ng cut natin. And gumawa na ako ng video about yung mga ginawa kong differently. Lilink ko siya dito. Yung una siguro is binigyan ko yung sarili ko ng enough time. Guys, kasi pag hindi nyo bigyan yung sarili nyo ng enough time, hindi nyo makukuha yung ultimate goal nyo. And depende rin yun sa starting point ng body fat nyo. So ako personally, 19 weeks of dieting yun. So may mga days dun sa mga weeks na yun and na nagbakasyon ako. So in-enjoy ko talaga siya. Hindi naman each day ng 19 weeks na yun perfect na perfect siya. So you give yourself allowance. Kasi once, let's say, napakain kayo or masira diet nyo, balik lang kayo the next day. You have enough time to recover from the bad days. Second would be yung goal setting. Yung mindset ko, start pa lang nung year, pinaplano ko na talaga siya. Hindi siya yung tipong parang kahapon ko lang siya inisip. Pinag-isipan ko talaga siya. And pinlano ko, stinructure ko. And may targets rin ako for myself. And yung third, yung experience. Kasi guys, the more you bulk and cut, the more na makikilala nyo yung katawan nyo. At the same time, malalaman nyo yung mga gumana before and yung mga hindi gumana before. Tsaka the more you do it, kasi yung discipline nyo, mas ma-reinforce in a way na hindi na kayo mabilis matemp compared to, kunyari, yung first cut mo, hindi ka na masyadong nangangapa kasi nagawa mo na siya eh. So, experience is the best teacher. No one really does it perfectly the first time. Second question, Coach, what training split would you suggest for a body recomp? Now, regardless of bulking or cutting or body recomposition yung goal nyo, yung workout split na babagay sa'yo, it's very personal. So, unang isipin mo, yung kaya mo ba siyang masustain? Yung program mo nakasulat 5 times a week pero 3 times ka lang nakabuhat, edi useless din. So, ibase nyo muna sa schedule nyo. Now, for example, kung 3 lang makukomit mo, mas maganda kung mag-full body ka. Kasi mas matitrain mo yung muscles mo multiple times kahit 3 beses ka lang nag-workout. Same with the 4-day, 5-day, 6-day split. Kung 6-day, push-pull legs is a good one. Pero hindi naman necessarily kailangan push-pull legs. Pwede nyong laruin. It's all about experience and trying it out for yourself. For example, yung akin, 5-day split yung ginagawa ko. I do a lower day, push, pull, upper body, and full body. And that works well for me. Kasi alam ko, yun yung ma-enjoy ko at the same time, yun yung kaya kong i-commit. So yung best, nakadepende talaga sa tao yun. Third question, lagi ko ito nakukuha. Coach, ano yung best way po para magka-abs? Ginawa ko na calorie deficit in almost 3 months, pero wala pa rin. So I'm assuming, sa 3 months, may nakita ka ng progress, pero parang kulang pa. Pag ganun kasi, baka kulang ka lang sa oras. Tsaka nakadepende rin yan sa starting body fat percentage mo. If you start around mga 20% or above, syempre you have to give yourself enough time. Yung 12 weeks or yung 3 months na yan, hindi guaranteed na lalabas abs nyo dyan. May possibility na kailangan nyo pang i-extend yung pagda-diet nyo. Tapos, kung gaano kalalim or kung gaano kaganda yung abs na gusto nyong makita, most likely, kailangan tagalan nyo pa mag-diet at the same time, gradual yung decrease natin sa calories. Fourth question, this is also a good one. What do you do kung feeling mo na stuck ka sa current physique mo? Feel mo walang nangyayari. From my experience being a coach, yung napapansin ko yung fundamentals talaga. It's the nutrition, the training, tsaka yung tulog. Honest ka ba dun sa mga kinakain mo? Are you getting enough calories if you're trying to grow? Are you in a calorie deficit kung nagka-cut ka? Enough ba protein mo, carbs mo, fats mo? Maraming tao kasi pag nagda-diet sila, hindi sila completely honest sa mga kinakain nila. Hindi na nga tama, hindi pa sila consistent. Second, yung training, aminin mo sa sarili mo, tama ba yung pagbuhat mo? Nararamdaman mo ba yung muscle? Is your form and technique good? Kasi kung nagbubuhat lang kayo ng weight, di nyo naman nararamdaman or di naman effective para sa inyo, di nyo gusto yung exercise, di kayo nag-e-enjoy, di kayo tatagal. So just be honest with yourself, kahit gaano pa kabigat yan, pero napakasama ng form mo, pwedeng injury lang yung mangyari sa'yo eh. Pwedeng nasa-strain mo lang yung katawan mo and hindi optimally nato-target yung muscles. So before even increasing weight, increasing sets, reps, galingan nyo muna yung movement with lighter weight. May chance din, hindi ka ganun ka-consistent. Yung program mo, sabi ko nga kanina, baka 4 times a week tapos 2 lang nagagawa mo. That happens. I've seen it happen all the time. Pero from my experience, mostly talaga, it's the form and technique, hindi pa masyadong magaling, hindi pa masyadong maganda, and hindi nagiging consistent. Practice lang ng practice. So, yung pangatlo, yung sleep, baka lagi kang puyat. Napaka-importante ng tulog when we are trying to change our body composition. Regardless if you are bulking or gaining weight or losing weight. So, ayusin nyo na yung sleep nyo. Get at least
7 to 8 hours. Kung mahirap, you really have to make adjustments, such as turning off your gadgets, the lights, huwag nyo nang gagamitin cellphone nyo, mga 30 minutes to 1 hour before bed. Pag magawa nyo tong tatlong tong fundamentals, nutrition, training, tsaka yung tulog, mapapansin nyo talaga yung difference sa katawan nyo in the long run. Question number 5. Coach, what if mababa carb intake pero medyo malaki sa fat or mataas yung fat? Tapos naka-calorie deficit, will you still lose weight? Yes, you will lose weight. Pero don't expect yourself to look as good. Pwedeng pumayat ka rin lang talaga. Kasi carbs, kailangan ng katawan natin yan as primary source of energy. So kung konti lang yung carbs mo, tapos nagbubuhat ka, baka hindi mo ma-maximize yung buhat mo. From my experience before, laging walang glycogen yung muscles ko. So hindi maganda yung pump, di ko na-enjoy yung buhat. Pero sa scale, tsaka sa mirror, nag-iiba yung itsura ko. But to answer your question, yes, you will still lose weight, assuming you're in a calorie deficit. Question number 6, worth po ba maging shredded? Ano po yung mga pros and cons ng shredded physique? Wala masyadong pros ang pagiging shredded. It just looks good. And depende pa kung sino yung nakakita. Kasi hindi naman lahat ng tao nagagandahan sa shredded physique. Pero if you do plan on, let's say, competing or doing a bodybuilding show, men's physique, kailangan maging shredded ka. Yung cons ng pagiging shredded, marami. Number 1, it's very temporary. Hindi mo siya masusustain ng madali in the long run kasi napakababa ng calories mo. Which relates to the next thing na napakababa ng energy mo. Hindi ka masyadong nag-e-enjoy, lagi kang pagod, pagkagising mo pa lang, pagod ka na. Hindi na rin siya ganun ka-healthy kasi bagsak yung immune system mo. At the same time, nagiging corny ka kasama or antisocial. Kasi syempre, at that stage, hindi ka na normal kumain eh. Yung mga pagkain mo, sobrang pang-diet na eh. So kung may social gatherings, baka maging KJ ka. And you might choose to just stay home para hindi masira yung progress mo. Isa pa yung feeling na lagi kang gutom. Every time, napaka-food focus mo. Lagi mo iniisip yung next meal mo. Anong mga pwede mong kainin after your cut. So for me, yun yung one pro and yun yung mga cons. Hindi siya for everybody. For most people, you don't even have to be shredded. Yung saktong lean lang, kayang i-maintain, tsaka maganda na tingnan. Question number 7, what do you do after an unplanned cheat meal? Sa buong 19 weeks ng pagda-diet ko, meron akong mga cheat meals talaga. More. Minsan nga nag-cheat day ako kasi when we're out ng family ko. Ginagawa ko, I just get back on track pag kaya ko na ulit. Pag ready na ako, and kapag may full control na ako over my food, kasi mahirap talaga mag-diet kung wala naman kayo sa bahay, or kung saan-saan kayo pumupunta. So if you do feel na you've cheated on your diet, just get over it, back on track, regular programming ka sa training, sa nutrition, sa tulog, you'll be fine. Huwag mong i-overthink. Question number 8, Coach, maglulose pa po ba ako ng fat kahit hindi nagka-cardio basta naka-deficit? Quick answer, yes. Pero if you really wanna get lean, ang kagandahan kasi sa cardio, it'll help you get to eat more. At the same time, it'll speed up the process of fat loss. So yung ginagawa ko, nag-i-incorporate ako ng cardio kapag lean na ako. Hindi yung sa simula pa lang. Kasi kung masana yung katawan mo sa start pa lang, kailangan mo na i-increase ng increase yung cardio mo. Pero I've seen a lot of people get really lean kahit walang cardio. Yung calories mo, mababang mababa na at some point if you don't do cardio. Question number 9, how did you choose your exercises and did you stick to it for the entirety of your cutting? Yung first 6 to 7 weeks of the diet, meron akong set na program with set exercises. Pinalitan ko lang a few exercises, siguro mga 3 to 4 exercises, the next 6 to 7 weeks. Reason for that is, may nahanap akong exercise na mas nararamdaman ko, so in-incorporate ko siya. For most people kasi, iniisip nila kailangan bago yung exercise lagi, nakakasawa. Pero realistically, ganun yung kailangan nyo na programming para mag-progressive overload. Isipin mo kasi kung second week mo pa lang, kunwari incline chest press, pinalitan mo na kaagad. E di, how do you expect to progress with, let's say, the certain movement? Tapos after the third week, bago na naman yung movement. So huwag kayong palipat-lipat ng exercises. Try to look for the best ones for your personal self, yung nararamdaman nyo talaga and yung na-enjoy nyo, and get better at it. Improve your form, technique, lift heavy, and you will see the result. And last but not the least, pang-lifetime na po ba yung low body fat transformation mo? No. Hindi siya sustainable for me. Ako kasi I'm very social, I like to go out, I like to enjoy and eat. Getting to this point, it was a personal challenge lang for me na gusto ko makita yung itsura ko na mababa talaga yung body fat. Nagawa ko naman siya, pero I do not recommend that anyone stay there kasi lagi kang pagod, lagi kang gutom, tsaka hindi rin siya ganun ka-healthy. Bababa yung immune system mo. So somewhere around 9 to 11% body fat, mas madali pang i-maintain yun. Pero not anything below mga 7, in my opinion. Let me know in the comments guys kung gusto nyo pa ng mga Q&A na ganito. This one was from my IG DM, so go follow me on IG. Baka sakaling masagot ko yung mga tanong nyo. Sana marami kayong natutunan. I enjoyed making this video and I'll see you guys in the next one.